Comics Venture TV. Hi mga Comics Venture, ito ang part 2 ng video namin sa Kabungawan, Pangasinan. Kung di nyo pa napapanood ang part 1, please click nyo sa description box or dito sa link sa taas. After namin mag-ayos ng gamit sa cottage, kami ay naglakad-lakad na dito sa dalampasigan ng Kabungawan, Pangasinan. Nagaya na kasi ang aking anak na mag-swimming at maghanap na daw siya ng sea creatures. Medyo maalon nang dumating kami dito, 7 AM. Pero bandang tanghali, kumupa ng malakas na alon at medyo nag-low tide na. Sa mga hindi pala nakapanood ng part 1 ng video na to, sa Enzo's place kami or dating Bones place kami nagstay overnight. Nakuha namin yung 500 pesos na cottage. Meron kasi kaming tent. Tapos meron pala sila ngayon na entrance fee which is 150 pesos per head. Libre lang yung anak ko guys. So 300 plus 500, 800 lang yung nabayad namin. At dito muna pala kami papasyal sa merong lighthouse. 10 to 15 minutes lang naman ang lalakarin from Enzo's place. Mas maraming sea creatures dito. Magugustuhan ng mga anak ninyo. Ayan, yung nasa mga bato-bato lang nakadikit. Yan yung kinukuha ng ibang mangingisda para mamingwit guys. Yan yung pain nila, nilalagay sa hook. Ito pala guys, napansin ko dito sa Kabungawan, maraming halaman na gaya nito na ginawang playground ng mga bata dito sa Kabungawan Beach. Para siyang tubo na mataas or sugarcane na may bungang parang pinya. So, sinearch ko siya sa Google. Isa pala siyang variety ng pandanus guys. Tawag nila dito ay pandan dagat, sa ibang bansa ay screw palm, hollow fruit, sa tropical country lang to makikita like Pilipinas. Ingat lang banda dito, medyo mabato na at maraming dead corals sa dalampasigan. Ingat lang kasi matutulis. Ito pala yung mga daungan ng mga mangingisda. Mayroon mga malalaking isda at pusit sila na harvest. So ito yung nakuha namin pa noong 2018. So marami rin silang pandanus or pandandagat. Napakadami kaso wala pa silang bunga. Edible daw yan sabi ni Google. Malapit na kami sa lighthouse. Sayan konting kembot na lang. So ayan, dyan na lang sila banda. Ako sumulong pa ako papunta doon sa bandang may lighthouse. Mabato na kasi dito guys. Masakit sa paa. Ako lang naman yung nakasapatos. So ayan yung lighthouse bandang sa taas. Hindi ko alam kung pwedeng umakyat. So ito si Manong, nakita kong nangingisda kanina. Ang dana po rin. Mata mo ang ano? Ay, umang. Ganda mo. Magagandang kulay. Mama ko kulay. Dito ko lang tinawa kanina. Ano? Marami lang tao dyan. Ano po yung pangpain nyo? Ano lang? Umang. Yung mga ganyan lang. Ano po tulay? Plato? Hindi, ganito. Hinihiwa ko. Yung crabs na may bahay siya. Ganda oh, dami pala. May malalaki pala ganyan. Dyan lang po? Dito lang kanina, kaya lang punta ko na may mga dami naman tao. Napopulabos mo, no? Oo. Sige, tayo ingat mo. Ganda lang, kumadang dito, magkutong. Opo, salamat po. Ang umang pala ay ang hermit crab. Ito pala siya. Yan yung ginagawang pain ni Manong para makahuli ng isda dito sa Kabungawan. Iyan din yung nagustuhan ng anak ko dito guys na puntahan dahil ang daming hermit crabs dito. So bumalik na kami dito sa tapat ng Enzo's place para mag-swimming. Maganda dito kasi walang bato. Inulang yung buhangin, hindi masakit sa paa. Pa-sunset na, bumababa na yung tubig. Makikita mo yung mga bato dyan sa bandang gitna. Medyo malaki yung alon ngayon guys dahil siguro may dumaan na bagyo nung nakaraang araw. Sa susunod na episode, ipapakita ko sa inyo ang pagpunta namin sa Deadpool mula dito sa Enzo.
Every pasyal namin dito sa Kabuwangan, guys, pumupunta kami sa Depol kasi malapit lang. Yung nga lang, medyo mahirap yung pag-akyat kasi mabato. Pero kaya naman kung gugustuhin. Doon na rin namin sana itatry yung biniling fishing rod ni tatay niya. Binili niya yun ng set. Doon namin piniling mangisda kasi maraming isda nung nakaraan punta namin. Doon sa mismong Depol makikita yon. At malalaki po yung mga isda na nandoon sa ilalim. Alo! Ang ginagawa mo! Ayan guys, mukhang nag-enjoy naman sila sa Agos ng Alon. Mag-sound trip muna tayo habang pinapanood natin silang mag-swimming sa beach ng Kabuwangan. Then after this, tuloy na tayo sa papunta ng Depol. Ayan, so stay tuned and 1, and 2, and up. Yes! We got another reggae flavor from Kabuwangan. This manana baro in the marketplace. Only is the singer in the back. And this man say to Molly, girl, I like you face. And Molly say, daddy, she takes him by the hand. Oh, daddy, oh, daddy, life goes on, blah. La, 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 life goes on. Oh, daddy, oh, daddy, life goes on, blah. La, 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 life goes on. This man take a trolley to the jewelry store. Buy a 20-carat golden ring. I take it back to Molly waiting at the door. And as he gets to her, she begins to sing. Hello, I say, oh, daddy, oh, daddy, life goes on, blah. La, 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 life goes on. Oh, daddy, oh, daddy, life goes on, blah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built a home sweet home. With a couple of kids running in the yard. On this morning, Molly, made a humble ever after in the marketplace. This one let the children lay down. Yeah. Molly stay at home and that's a pretty face. And in the evening she still thinks it with the band. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, girl. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, girl. La, 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 life goes on. In a couple of years they have built the home sweet home. With a couple of kids running in the yard. And Molly, I look to that why the happy ever after when the market plays. Molly lit the chair and lit the hand. This must stay at home and this a pretty face. In the evening as she sing with the band. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, blah. La, 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 life goes on. Here we go. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, blah. La, 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 life goes on. One more time, girls. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, blah. La, 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 life goes on. One more time, girls. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, blah. La, 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 life goes on. And thank you for listening Obladi Oblada Reggae Version by Trofa Vibes. Please visit their official YouTube channel and support them by subscribing. And if you want non-stop reggae music, please click the link on the description box below. Char! So yun guys, mag-start na kaming mag-prepare papunta ang Depol. Ayan guys, nag-set up kami ng fishing rod set. Nagkamali kami, sana hindi na lang kami nag-unbox dito sa mismong beach kasi hindi pala namin alam yung assemble at walang signal, hindi kami makapanood ng tutorial sa YouTube. Ayan guys, papunta kami ng Depol ngayon. Watch nyo sa part 3 kung paano kami nakarating doon from Enzo's place hanggang sa Depol. Ayan, nasa 15 to 17 minutes or 20 minutes depende po sa pag-akyat nyo sa mga bato.
Please like and subscribe naman guys and support Mix Venture TV. See you sa part 3. Bye!